Okay guys, lakad muna tayo mula rito sa tinitirahan ko hanggang doon sa paggawa ng sasakyan. Wala, kahapon tinirik ako ng sasakyan yung dalawang sasakyan namin ginamit ng anak ko at asawa ko, nasa school yung anak ko, at yung isang asawa ko nasa trabaho. Ngayon wala akong magamit, kaya lalakarin ko ngayon yung paggawaan para pick-upin ko yung sasakyan. Dahil tumawag na sa akin ngayon na tapos na raw. Kahapon pagpasok ko sa trabaho diyan sa daan, hindi na humanda yung sasakyan. Mabuti na lang na dala ko pa doon sa sa paggawaan, doon ko iniwanan. So guys, yan mula rito, mula doon lalakarin natin. Wala pa sa kalahati itong nilalakad ko. Dito pa rin ako sa Central Road. Ayan. Bali, exercise ko na rin ito, paglalakad. Hindi ko alam kung ilang miles itong lalakarin ko. Pero medyo malayo-layo talaga. Guys. Bali, alas 10:05 na ng umaga. 10:05 ng umaga dahil ngayon dito. Umalis ako doon sa bahay ng 10 o'clock. Ayan. Medyo mahangin ang konti. Pero kakayarin man na payong. Hindi naman masyadong maulan ngayon. Ayan, ambon lang. Okay guys, andito tayo sa Tally Road. Galing tayo ng Sente Road. Ngayon andito tayo sa Tally Road. Ito yung haba ng Tally Road. Yung crossing na yan ay Sente Road. Ito. Banda doon sa dulo. Yan yung iba ng bakay natin. Yung malayo-layo pa yung lalakarin ko. Malalaman natin mamaya kung ilang oras ako naglakad. Kasi inurasan ko to eh. And umalis ako ng bahay mga 10 o'clock. Umalis ako. Yan. Okay guys, malapit na ako dito sa ako sa ngayon, Lucretia Avenue. Yan. Lucretia Avenue. Ang kasunod na kanto, maklapin na. Maklapin. Ibig sabihin, malapit na ako. Okay, nakalampas na tayo sa Lucretia Avenue. Ayon sa likuran ko. Nandito tayo na sa kalagitan. Yun sa unahan, yun ay McLaughlin. Yan.
bago tayo sa ating paggawaan. Magandang exercise. Hindi mainit. Medyo malamig nga lang at umaambon-ambon. Pero maganda exercise. Nabigla yata ako kanina sa pag-exercise kasi medyo sumakit yung dibdib ko habang naglalakad ako. Pero nawala din. Kailangan lang ng warm up siguro. Nag-warm up lang ako. Ngayon wala na, okay na. Guys, andito tayo sa McLaughlin. Sa kanto ng McLaughlin. Tatawid ako mula dyan hanggang doon para hindi ako mahirap tumawid doon sa kanan sa kabilang ano. Yan. Para hindi ako mahirap tumawid doon. Dito na ako tatawid. Ito yung McLaughlin. Yan. Guys, tumatawid tayo. Dito na tayo sa kabilang kanto. Pinitin natin para tatawid ulit tayo doon sa kabila. Diyan tatawid tayo papunta doon sa kabila. Dito ka na yan doon sa ano, sa sasakyan na pinagawa ko. Andito tayo na yan sa kanto ng Tali at McLaughlin. Ayan guys, tatawid na tayo. Sa kanyang kanto ito tuloy-tuloy naman mga akin laki-laki sa mga kakulay talagang good exercise to guys siguro mga mahigit ano mga wala pa sa siguro isang oras makakarating tayo doon sa ano sa paggawaan. Kasi malapit na ako eh. Ayan. Yung dating bundok dyan, yung bundok na yan, nag-yelo yan nung isang araw. Ay ngayon umulan. Ayan. Natunaw yung mga ano, yelo. Hindi ko pala pupuntahan, natunaw na. Ayan guys, pake tayo ng tulay. Kapit na. Tayo lang lakad-lakad kayo. Bali, Center Road, Tali Road. Bali, dalawang kanto. I mean, dalawang kanto ang binabay natin. Yung baba ng tulay guys, ano na yan, freeway. Papuntang San Francisco sa north. Sa south, papuntang LA o Las Vegas. Yan. Yan ang ano yan. Rota. Hininga talaga ako. Pero good. Good exercise ko. Kasi minsan lang ako nag-exercise eh. Nahinto ako ng ano, saglit sa pag-gym. Dahil sumakit yung katawan ko. Yung mga muscle ko. Mahinga muna. Kaya ito. Tama-tama ito, lakad. Yung bundok guys, oh. Yun. Wala lang. Tunaw na. Wala lang yelo. Hindi na siya nag-i-explore kasi ulan na. Nalit tayo sa stop line. Stop light. Yan. Yan ang pagkakas ko. Puta ang galay. Yan yung 101.
Guys, doon tayo. Ayan na. Sabi ko. Banda roon. Salto. Ayan, doon niya. Ibabaw ng tulay. Ayun, yung ano, kaputang San Francisco yan. Jeep na lang tayo sa kabila. Itong tatag tayo rin. Ako na doon sa kabila. Ayan. Guys, tayo tayo. Ayan. Okay, nakatawid na tayo. Ayan na, nakikita ko na yung pagkawaan ng ano, ng sasakyan. Doon ko pinagawa guys sa Balero. Ayan. Sana okay na yung sasakyan. Na-resolve ba yung problema? Kasi kahapon dito mismo ako tinirik eh. Mabuti na, dito ako tinirik. Malapit na dyan sa ano, sa pagkawaan. Ay umuulan pa naman at papasok ako sa trabaho noon. Akala ko hindi na makakapasok ang trabaho. Ayun guys, nakikita ko na yung sasakyan ko, andun na kaparking. Sana okay na lahat, okay na yun na gawa nila yung problema guys. Yun andun. Yan, hintayin natin ano, tatawid tayo dito, tawid ulit tayo sa tawid lang pa. Wig. Ayan. Nandito tayo sa kanto ng Alvin Avenue. Dito papunta yung ano ko, yung trabaho. Ayan yung pagkawaan. Ayan. 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 Sakyan natin. Guys, andito na ako sa sasakyan. Nakuha ko na, kaya lang hindi pa rin nila nabigyan lang nila ng ano, ng pansamantalang lunas itong sasakyan. Pero kailangan ko daw na dalhin sa Mapler. Yeah, Mapler. Kailangan daw tanggalin at linisin. Tapos kailangan i-welding nila yun. Yun lang ang ano, hindi natin alam, kaya maghahanap ako, magsesearch ako kung sakasakali magpipilitan tayo pumili ng panibagong sasakyan. Hindi bili, utang pala, utang naman tayo. Okay guys, paano? Hanggang dyan na lang muna tayo kasi ito, try natin itong sasakyan natin ulit. Sana wag nang
Huwag na akong itirik. Subukan natin panda rin at patakbuhin hanggang sa bahay. Yeah, okay naman na yung tulog. Okay na yung ano. Kaya lang, sabi nga nung gumagawa, ganun pa rin, babalik pa rin siya. Kaya kailangan na maipaayos yung muffler ba tawag doon? Ayaw ko kung tama may pronunciation ko. Muffler. Kasi nag-ano daw yung bumubugad yung hangin. Kailangan maayos. Bali dito ako ano tiniri kahapon yan dito itong stop light na to dito yan dito ang lugar na to bali ano ko pala bali kulang isang oras 5 minutes to 11 ang lakad ko mula sa bahay hanggang dito sa paggawaan. Kulang ko lang isang oras. Kasi umalis ako doon sa bahay 10 o'clock. Dumating ako dito 10:55 sa ano paggawaan. Kulang-kula isang oras pa na. Pero ngayon guys, nagugutom ako. Kaya daan muna ako sa McDonald's yata. Pag ano ako, kakain muna tayo. Kain muna tayo sa McDonald's. Ngayon okay na ito sa sakyan guys. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan itong matakbo na normal na katulad ngayon. Kasi sabi nga niya, babalik yung sakit na to. Kaya kailangan natin ipagawa.